Halos gumuho po ang pangarap ng maraming residente sa bayan ng Lope de Vega, Northern Samar dahil sa bagyong Usman. Ang iba pa nga, inapilitang tumira sa koral o kulungan ng baboy. At makalipas ang halos 3 buwan, kamusta na kaya sila? 20 oras ang kailangang ibiyahe para marating ang bayan ng Lope de Vega sa Northern Samar. Bakas pa rin sa lugar ang pinsalang dala ng bagyong Usman na nalasa nitong Disyembre. Patuloy rin ang pagbangon ng mga residente. Gaya ng 47 taong gulang na si Elmer, sa pag-aabakan niya binubuhay ang kanyang pamilya. Kada linggo, mula 30 hanggang 50 kilos ang nahahabi ni Elmer. At lahat ito, kailangan niyang ibaba patungo sa isa pang barangay. Halos 4 na kilometro ang kailangan niyang lakarin habang bitbit ang kanyang mga produkto. Kaya madalas na idinadain ni Elmer ay pagsakit ng kanyang likod. 50 kilos ang mabog at masulit ang sakutok. Sa tulong ng kalusugan caravan ng GMA Kapuso Foundation, matutugunan na ang matagal na iniinda ni Elmer. Ang complaint niya is low back pain, chronic pabalik-balik. Usually, pag umupo siya, sasakit. Pagtatayo, sasakit ulit. So most likely, galing sa trabaho niya. Hindi lang si Elmer at kanyang pamilya ang ating nahandugan ng tulong. Kasama na rin ang iba pang residente ng Lope de Vega. Pinabalikan namin yung lugar kung saan tayo nagkaroon ng relief distribution pagkatapos ng bagyo kasi usually doon nagkakaroon ng maraming sakit. Meron din libreng bakuna para sa mga bata, hatid ng Philippine Red Cross. Nagbibigay ng libreng bakuna laban sa tigdas para po doon sa mga batang hindi pa nababakunahan. Nagkaroon din ng libreng dental checkup, gupit at feeding program. Sa kabuuan, mahigit 2,000 residente ang nahatiran natin ng tulong.